guys, welcome to our channel. Andito pa tayo ngayon sa UP Miag'aw na kung saan magshoot po kami ng aming first vlog na may kinalaman sa project namin sa Field Tent. Sa vlog na ito ay inatasan kami ng aming guro na mag-isip ng isang lokal na salita na dahil sa pang-araw-araw at paglipas ng panahon ay naiiba o binibigyan ng panibagong kahulugan ang salitang ito. Katulad na lamang, sa Hiligay noon ay kinaray a word na biga, na ang ibig sabihin ay creative o ang pagiging malikhain. Sa paglipas ng panahon ay naiba ang kahulugan ng salitang biga. Nabigyan ito ng maling interpretasyon o negatibong konotasyon. Halimbawa ngayon, ay halintulad ito sa gawain ng isang tao na ibig sabihin ay ang pagiging malanti. May kwento ako sa inyo. Kunento sa amin ng content teacher namin na ay dalawa siyang pinsan, tapos dito siya ng dalawa niyang pinsan. Tapos sabi ng pinsan niya na nag-uusap sa isa niyang pinsan na tara biga tayo. Tapos asa tito, na-shock siya kasi bakit sila magbibiga? Eh yung ibig sabihin pala ng biga para sa kanya is ang maglandi. So tinanong niya yung pinsan niya kung ano ba ang ibig sabihin ng biga. And then sinagot naman siya ng kanyang pinsan kasi sabi daw ng kanilang teacher, ang ibig sabihin daw ng biga is ang pagiging creative. So ang ibig sabihin niya nun ay gagawa sila ng project nila in a creative way. Then yun, sabi ng tito niya na alam niyo ba na ang ibig sabihin ng biga para sa kanya ay ang pagiging malandi. Ayun, na-shock yung mga pinsan niya na ibig sabihin pala ng biga ay ang pagiging malandi. So nag-iba yung ibig sabihin ng biga from time to time, na kung saan kapag araw-araw natin itong ginagamit ay naiiba ang ibig sabihin nito. From biga na being creative to biga na pagiging malandi. So that's it for our first vlog. I hope you enjoy and you learn something. Before we end this video, always remember, you are loved and you are amazing. Bye! I don't need no coffee. I just need a quick smooch, baby, from you. Hindi ko alam ano pinagsasabi. Habang pagkalipas ng dapat yung